Yun, magandang araw mga idolo. Ayan, out of topic muna tayo ngayon. At meron akong bagong project. Actually, nag-service ako nito kasi hindi kayang dalhin sa machine shop yung gagawin natin. Ito ay bearing housing ng differential. So, lumuwang yung bearing niya kasi nabasag siya. At natuyuan nga ng ano ng langis ito yung pinaka hub niya. So yan oh, yung bearing niya ay bago. Ngayon maluwang na siya kasi kinain na siya ng ano ng mga nabasag na mga bearing. So ngayon ang gagawin natin ito, bibuild up pa natin to. Yung bibuild up pa natin yung taas nitong pinaka hub kasi yun ang malakas na ano. Ito yung pinakamalala na nangyari. Ito yung axle na ito. Actually, dadalhin ko nito sa machine shop kasi yan, maluwang yung bearing niya. Yung pinakatapat ng bearing. So, hindi rin ito obra. Kailangan natin itong dalhin sa machine shop. So, ayan mga lods. Pisa natin yung build up itong hub. Mga lods, inuna kong build up yung pinakalabi nito tsaka dito sa baba kasi iniwasan natin na wag mabutas yung pinaka hub nito sa taas, so kailangan natin unti-untiin muna ang build up natin to. Ayun, ito yung pinaka mahirap sa bahagi ng project ko na to kasi kailangan natin humiga rito kasi kailangan natin overheat yung ano natin sa welding kasi nasa taas na tayo na portion na nagbi-build up. So pinakaayaw ko sa lahat talaga yung nakahiga ako kasi natutuluan tayo ng baga rito eh. Hindi natin talaga maiwasan na matuluan tayo ng tumitilamsik sa mga baga ng welding. So, tsagaan ko na lang muna to para matapos na. So, ayun. Medyo malalim kasi itong tama ng itaas. So, malaki-laki yung wewelding natin. So, lilipat lang ako sa kabila para sa kabilang side naman tayo magbibuild up. At yun na nga, na, laglaga na tayo ng baga. Doon pa talaga sa tenga natin pumasok yung baga. So, taste lang. Hirap! So tuloy-tuloy lang hanggat sa kumapal na yung build up natin at pwede nating grinderin yung welding para luminis. Yun, pwede nating grinderin yung welding natin para luminis na ito at para mag-fit yung bagong bearing. Na yung surface ng hub, so yung loob naman natin ang kailangan natin linisin at dapat sukat din sa bagong bearing niya. Grind natin yung loob para matapos na sa'yo at para makauwi na rin tayo. Yan,
So katatin mo maya maya yung bearing kung okay nito pagka mabilog na natin ng tama yung hub. Natapos na nga tayo at nag-fit na nga yung bearing. So, kailangan natin ipasok pa ito hanggang dun sa pinaka-stopper yung bearing para magiging okay na lang. At yun na nga, naipasok na natin yung bearing hanggang doon sa pinaka-starter niya sa loob. At yun, okay na. At sa wakas, makakawin na rin tayo. So, yun, ayos. Salamat nga pala mga load sa panunood niyo at sa supportan niyo lagi sa channel ko. So, yun, nalito na mga loads. Peace!